Good morning! Sa bawat isa sa inyo, welcome to my beauty life. I am Mommy Mavi and this is... Oh! Are you sleeping? Oh my God! You tricked me! Hi! Oh, good morning din sa kanila. Good morning everyone. Ayan, nandito pa rin po kayo ngayon sa Ma Beauty Life. At makakasama po natin si... Caleb! Si Caleb, my one and only son. So, makikipagkwentuhan po tayo sa kanya kahit nagpe-pretend siyang gusto ng matulog. Ayan. So, anak, alam mo ba kung anong topic natin ngayon? Stop it! Okay, so this day, we are going to discuss parenting by example. Ayan. So, mahalaga na pag-usapan natin ito because parents are the role models ng ating mga anak sa bahay. Lalo na ngayon, pandemya, di ba? Isang taon na, more than one year na tayo-tayo ang magkakasama sa bahay. Ayan. Kaya naman, alam din natin na kung ano yung nakikita ng bata sa matatanda, lalo na sa kanyang mga magulang, yon ang kanyang ginagawa. But before we continue, let me ask you, anak, ano yung mga ginagawa ni nanay at ni tatay na ginagawa mo din? Writing! Writing what? Study! Nagsistudy ka? Okay, why? Computering. What does tatay and nanay do sa computer? Recording. Vlogging. Vlogging. Nag-vlog ka din. Ano pa yung ginagawa ni nanay at ni tatay na ginagawa din siya? Exercise. Din? Nanay. I do. Nag-exercise na ako. Kung mapapansin natin, actually hindi na tayo dapat lumabas eh. Sa loob ng mismo ng bahay, makikita natin na yung mga anak natin ay ginagaya tayo. Tama po ba? Kasi sa mata nila, kung ano yung nakikita nila, yun ang tama. Kaya naman, sa sandaling ito, ay pag-uusapan nga natin ang parenting by example. However, okay, there's no perfect parent. Yung kalakasan nyo, maaaring mahina ako doon. Yung kalakasan ko. Yung perfect parent for one na yung nasa video yung nagsabi ni toxic parent. Yeah, we discussed about toxic parent. And yes, that is true. There is no perfect parent. There are times na toxic tayo. Lalo na kapag pasaway ang mga little kiddos. Ayan, talagang nagiging toxic tayo mga magulang minsan. Pero paano nga ba ang pagiging mabuting magulang? Or actually, meron akong mga nakausap na ilang nanays, ayan, kanilang senior sa atin kung ano yung ginagawa nila para maturuan nila ang kanilang anak. So, kanya ho, pinapangaralan ko sila bago kumain yung maglalasal. Tapos sabi ko sa kanila, bumarkada sa mga ganong mga ano, yung naggagala yung mga kabataan. Sabi ko, wag bumarkada doon. Wag mag-iinom. Ganun lang ho, kasi bata po yung bunso ko. Bago kami kumain, nag-pray muna kami para matutunan na anak ko hanggang sa mag-aasawa siya at mag-ano. Para matuto siya ng magandang asal hanggang sa pagtanda niya. Dala-dala niya yung pagdadasal lagi. Hi, Ma Beauty Life! Ako nga po pala si Mami Joy at ako po ay may dalawang anak. Nagsiset ako ng good example sa aking mga anak sa pamamagitan ng pagsasakilos at pagsasagawa ng mga bagay na itinuturo ko sa kanila. Ang bata kasi hindi yan matandain sa mga sinasabi mo sa kanila. Kahit paulit-ulitin mo yan, mas matatandaan nila yung mga bagay na nakikita nila na ginagawa mo at kinikilos mo. Kaya dapat, ikaw mismo, ginagawa mo yung mga bagay na itinuturo mo sa kanila.
paano, kailangan syempre magsimula yan mismo sa sarili natin. Kailangan maging maingat tayo sa mga kinikilos natin, sa mga ginagawa natin, at maging aware din tayo sa mga binibitawan nating salita, lalo na sa tulad ko na maliliit pa talaga yung anak. As sila yung mga batang parang sponge yung utak. Ina-absorb lang nila kung ano yung nakikita nila. At tatanggapin lang nila yun, tapos gagawin nila at pwede nilang kalakihan. Wa ikaw, gusto mong maging makadiyos ang iyong anak, syempre kailangan ikaw mismo maipakita mo sa kanila na naniniwala sa kanya. Magsimba ng sama-sama, magbasa ng Biblia at magdasal ng sabay-sabay. At kung gusto mo namang lumaking magalang ang iyong anak, tuturuan mo sila syempre na magpo at opo. At kinangan ikaw din, nakikita nila na lumirespeto at gumagalang din sa matatanda. Kung gusto mo naman na ang iyong anak ay lumaking mapagmahal, kailangan iparamdam natin sa kanila mismo yung pagmamahal. Ang bata kasi kapag lumaki yan sa mapagmahal na pamilya, yun din yung gagawin niya sa mga tao na nasa paligid niya. Magiging mapagmahal din siya, matututo din siyang rumespeto at gumalang sa mga taong nasa paligid niya. Tayo ay gustong mapalaki ng maayos ang ating mga anak, pero wala din namang perfect na magulang. The good parent is not perfect as well. Wala din namang perfect na anak, kasi nga nobody's perfect. But despite of these imperfections, ang role nating mga magulang ay maging good example sa kanila. Sabi nga sa Proverbs 22:16, train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. So, So kung ang mga bata ay napapakitaan natin ng mabuting halimbawa, magiging maganda itong method ng pagtuturo natin. Kasi hindi yung ini-impose natin. Halimbawa, sinasabi natin sa anak natin na, anak, huwag kang mag-smoke, huwag kang mag-sigarilyo. Pero ako naman ay yosi ng yosi. So, yosi? Yosi is smoking. See, he does not know what yosi is. Kasi nga, hindi nakikita sa amin ng mga magulang. There's no smoke. You do not know that yet, pero I'm gonna show you. Ayun, sa YouTube, okay? Later, after we record this. Okay, so, kung ano yung ginagawa ng magulang ay, yun din ang gagawin ng ating mga anak. So, what are the steps kung paano tayo magiging mabuting halimbawa sa ating mga anak? Okay? Alright, so, ito yung mga na-research ko. Number one, mahalagang importante ang self-care. Alright, so, self-care, ang ibig sabihin ng anak ay inaalagaan ni nanay at ni tatay ang kanyang sarili. Okay? Why? Because we cannot give what we do not have. Hindi natin maibibigay sa ating anak kung ano yung wala sa atin. So, kung tayo, meron tayong healthy body, kung meron tayong sound mind, kung tayo ay masaya, ayan, nag-exude yan eh. Alright, so self-care. Napakahalagang importante na tayo mga magulang ay alagaan natin ang ating sarili. Dahil kapag inaalagaan natin ang ating sarili, mas mapapangalagaan natin ang ating anak. So lagi natin tatandaan, we need self-care so that we can better take care of our children. Okay? Alright. What else? Number two, kausapin ng ating anak. Makipaglaro sa kanila. That's what we do. Diba? Tinitikol-tikol-tikol-tikol. Makikipaglaro sa anak mo. Challenging yan kapag malaki na yung anak mo, like teenager. Pero sa kanya na... Hide and seek. Hide and seek, that's right. Okay, so... Ayan, nagtago na siya sa camera. Alright, so... kasi napapansin, kung mapapansin natin kapag tayo ay nakikipagkwentuhan sa ating anak, may mapupulot ka eh. Natatry niyo po ba? Yung testingin po ninyo kapag makipagkwentuhan kasi yung anak, yung mga tanong nila, marami silang tanong, ganyan. Mas maganda talaga yung nakikipagkwentuhan tayo sa anak natin because it
it comes us. I'm sure na-experience niyo din po yun. So, number one is self-care. Number two, talk with your children. Ayan. And number three, actually, ito yung pinakamahalagang importante. Lagi po natin iisipin tayo mga magulang. We need to be cautious sa ating mga actions. Ayan. Yun nga. There is long-term effect sa kung ano ang ipinapakita natin sa ating anak, kung ano yung nakikita nila sa atin, gagayahin nila. So, paglaki ng ating anak, ano yung matututunan nila sa atin? Ganito, ganyan. Si nanay, magagalitin. Si tatay, lagi na lang nagsasabong or nagyoyosi or umiinom ng alak. So, di ba nga, kung mapapansin natin, there are times na pagandaw sabihin ng teacher o ng kapitbahay, ay, yung anak na yan, si Caleb, ganyan yan kasi ganyan ang kanyang mga magulang. Ganon, di po ba? Kung positibo yon, praise God for that. Pero kung negatibo, which is hindi naman talaga may iiwasan, masakit. Masakit bilang magulang. Kaya, we need to be very cautious sa ating pananalita. Okay? And it starts with our mind. Ayan. It starts with our heart. Kaya naman, magandang laging, ma-beauty, life, ang ating puso. Kailangan, maging masaya tayo despite all the challenges. Ayan. So, we can never perfect this, honestly. But we can practice. We can try in every single day. Ayan. Because it's for them, eh. And it's super duper important because it's for our children. So, we just really need to do our very best na yun nga, alagaan ang ating sarili, kausapin ang ating anak, ayan, at maging maingat dahil nga ginagawa nila yung ginagawa natin. Ginagaya nila ang nakikita nila sa atin. Alright, so that's our episode for today. Maraming maraming pong salamat and may the Lord bless us all. Mwah!